Okay, good morning mga Karay Technology. Isang raw video na naman po ang ating ibibigay sa inyo. It is my moral obligation to provide available and affordable food for my people. Ayan. So, katulad po ng ating presidente, yun din po ang mandatos ng ating Department of Agriculture, lalo na yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya, mga bureaus, excellent and extension services beyond boundaries. Oo. So we have a training, Agricultural Training Institute Regional Training Center, ATI, Malasin, San Mateo, Isabela. So public hybrid. Yan, hybrid rice production and certification. So, diyan po ang ating ngayong topic. Yan. Paglakad-lakad tayo dito palabas. Ang topic po natin ngayon ay itong paano ba ito gawin yung ating carbonizer. So, nandito po ako sa Pil Rice Munoz. Amonios, Isabela, San Mateo. Ayan, so ito yung compound. Nasa taas tayo. So ang topic natin is itong ating carbonizer. Ayan, kung makikita nyo po. Ito po ay bakal na rin po. Parang makapal na yero. So mga 6 ang kanyang size, ang kanyang laki. 5 feet ang haba at meron siyang flat bar. Yan. So yung mga gustong gumawa po ng carbonizer, ito po magandang design. Meron siya pong aeration. Ito yung kanyang, kasing laki lang ng balde siguro ng pintura ang taas niya. Yan, mga 2 feet. 1, 2, 3, 4 ang kanyang butas. At dito nyo po ibubuntun yung palay. At unti-unti siyang makakarbonize o masusunog. So napakahalaga po ang ating sinunog na ipa, ang carbon sa lupa. Dahil kung nag-o-organika o kahit na conventional, yung ating mga beneficial microorganism ay doon po sa carbon natutulog. So mahalaga yun. Tingnan nyo ang uling, nilalagay natin sa refrigerator para po ma-repel yung mga sasamang amoy, mga fungal present pathogen na nandoon. And then ganun din po sa lupa, lalo na sa acidic soil, ay nag-neutralize siya ng acidity. So inahalo siya sa mga seedling, aeration, pag-hold ng tubig. Alam nyo ba na 50 to 75% ng katawan ng ating uling, yan man ay uling na ipa o yung ating uling, ay nag-absorb ng tubig. So kung titingnan nyo yung orchids na bubuhay po sa uling lang, dahil may moisture siya, may tubig. So sa norte, wala namang puno, walang masyadong uling. Kaya ang pwede nilang gawing uling ay yung ipa. So abundant sila. So maraming use siya, ginagamit na patakan ng ipot para walang amoy. Yung mga baboyang walang amoy, i-include din ng uling. So yan po, kung gagawa po tayo, ito yung pinakamagandang model, lata na yero na makapal, 5 feet ang taas niya, may support na flat bar, 1 inch, ang kanya pong lata ay halos isa't kalahating dangkal, yan. Pasing laki ng balde ng pintura, pwede nyo na rin sigurong gamitin, at meron siyang aeration. Dito naman yung chimney niya. Dito lalabas yung usok. So ito pa rin po ang inyong profesor na nagpapaalalang sa Tamang Teknolohiya Pilipinas. Aasenso ka. Manghingi na lang kaya tayo dito sa Pil Rice. Dami oh. Bye-bye.